ยปาปิริตะวันปังกะหะติเนี่ยกะหะติอารามสังคมสังคมWelcome Komunis at the Mysteries of History and Prophecy. Maraming salamat sa isang napakagandang gabi ni Papa. Ako'y pusati ng His Life for Mine. Talagang turi na pinupuri ang Panginoon at kailangan purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo muna ay mag-feast mga kaibigan. Ang ating pong feast ay katukol sa ating pag-aaral po kagabi. Revelations, sinilin niyo. Ito po ating quiz. Kung may mga quiz cards po kayo, o kung wala, kayo ay bibigyan ng mga quiz cards. May mga quiz cards po ba? Okay, yung unang tanong natin. Tanong kailigan, ayon sa Biblia, may dalawang pagkabuhay ng mabuli na hiniwalay ng 1,000 years. Alin sa dalawang pagkabuhay ng mabuli ang mangyari pagkatapos ng 1,000 years? Ayon sa Biblia, may dalawang pagkabuhay ng mabuli na hiniwalay ng 1,000 years. Alin sa dalawang pagkabuhay na mabuli ang mangyari pagkatapos ng 1,000 years? Paano ito? Tama o mali? Ang kalaliman or bottomless pit ay tumutukoy sa lupa habang ito ay sira-sira, magulo at isang ilang pagkatapos ng muli pagparito ni Jesus. Tama o mali? Ang kaliman ng bottomless pit ay tumutukoy sa lupa habang ito ay sira-sira, magulo at isang ilang pagkatapos ng muling pagparito ni Jesus. Pangatlong tanong, kailan mag-aapoy ang impyerno? Bago ang 1,000 years o pagkatapos ng 1,000 taon? Kailan mag-aapoy ang impyerno? Bago ang 1,000 years o ang pagkatapos ng 1,000 taon? Pangatlong tanong, saan ang mga ganap sa loob ng 1,000 years? A. Sa ibabaw ng lupa. B. Sa langit. Letter C. Walang nakakaalam. Saan ang mga ganap sa loob ng 1,000 years? Sa ibabaw ng lupa, sa langit, walang nakakaalam. 5. Panglimang tanong, saan ang mga makasalanan sa loob ng 1,000 years na taon? Saan ang makasalanan? Sa loob ng 1,000 years na taon. Letter A, buhay dito sa lupa. Letter B, sa langit kasama ng mga banal. Letter C, patay sa ibabaw ng lupa, ang kalat sa lupa o nasa kanya-kanyang lingan. A, B, or C. Ating sagutan ang iyong mga sagot, iyong mga tanong. Check natin. Una tanong, ayon sa Biblia, magdalawang pagkabuhay ng muli na hiniwalay ng 1,000 years. Ayon sa dalawang pagkabuhay ng muli na mangyayari pagkatapos ng 1,000 years. Ano yun? Pagkabuhay na mabuti sa paghatol. Pagkatapos ng 1,000 years. Number 2. Tama o mali? Ang kaliwan ay orbit of the speed ay tumutukoy sa lupa. Habang ito ay sira-sira, magulo at isang ilang pagkatapos ng muli pagparito ni Jesus. Tama o mali? Yan ay tama, of course. Number 3. Tanong, kailan mag-aapoy ang impyerno? Bago ang 1,000 years o pagkatapos ng 1,000 years? Pagkatapos ng 1,000 years. Number 4. Saan ang mga ganap sa loob ng 1,000 years? A, B, or C? Ibabaw ng lupa, langit, o walang nakakaalam? Saan ang mga ganap sa loob ng 1,000 years? Ha? Huh? Of course, nasa langit. Yan natin ang pag-aaral ng kapitibigan. Number 1. Saan ang mga makasalanan sa loob ng 1,000 years? Buhay sa lupa, sa langit kasama ang mga banal, patay sa loob ng lupa, nagkalat sa lupa, wala sa kanya-kanyang gilingan. Letter C. Yan ang ating sagot. Sino perfect? Tati Chris. Wala na promise sa ating quiz. Kami na promise. Okay. Bago tayo magsimula, welcome po muli sa ating seminar. Kung pwede po ay nakaka-attend ng 50 nights, ito na po yung time na makakakapay ng DVD. Siguro wala na nakaka-attend ng 50 nights. Meron na ba? Wala pa. Bukas siguro, meron na. At magbigyan natin ng DVD, Pre-Foundation DVD.
Bilatzen duten ari gaz bilatza ikrietanetan bukaz. Ano ba batik abalak edi gaz azuzu dut 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 mama gabi? Number one, or web ez bukaz po, the British is being ready to ayuda. Sa biernes ati kongkolara ang the Antichrist and 666. Sa sabar po ng umaga, ati po kausapan ang Asilo God and Mark of the Beast. Yan po ating pag-usapan, susunod natin ang video. Atin po muna kawitin ang ating theme song, Tumingin Ka Kay Jesus. Isa po rito ay ang digmaan, mga tagutom, mga sakit, mga lindol, pag-init ng globo. Sa lahat po ng mga sinyalis na ito, alin po ba dyan ang pwede nating ma-avoid o pwede nating maiwasan patungkol sa ating lifestyle at mga habit? Yan po ay ang mga sakit, of course. Yan po ang ating pwedeng maiwasan sa ating pagpipili, mga kaibigan, sa personal natin ng mga lifestyle at mga habit. According sa World Health Organization, may 28 na mga bagong mga sakit ang nagsilitaw sa nakalipas na 20 years. Napakarami, 28 na panibagong mga disease. Ang mga disease nito, kaibigan, ay napakarami. At upang matirang buhay sa huling mga araw sa apokalipsis, kinakailangan ba natin ang malakas at malusog na katawan at pag-iisip? Yes, of course. Kailangan natin ang malusog at katawan na pag-iisip. Malakas at malusog na katawan at pag-iisip. Ang tanong, kaibigan, may kaugnayan ba ang kalusugan sa katawan at ang kalusugan sa pag-iisip? Meron ba? May kaugnayan ba itong kalusugan sa katawan at kalusugan sa pag-iisip? Marami po kayong kaibigan ng mga katotohanan. Atin po itong titingnan muna sa Biblia. Patungkol sa kwento ni Daniel, ito po yung pinakamagandang halimbawa na ating makikita na katotohanan dito sa Biblia. Kung may mga Biblia po kayo, buksan niyo po sa Daniel 1:5-6. Dito po natin titingnan, kaibigan, ang isa sa mga napakagandang kwento patungkol kay Daniel. Ito po actually may kaugnayan sa kalusugan na ating pag-uusapan. Bigyan ko po kayo ng background, kaibigan. Noong una pong panahon, sa panahon po ng Haring Nabucodonosor, si Haring Nabucodonosor ang hari ng Babylonia, sa kanya pong pananakop sa iba't ibang mga bansa, kanya pong sinisikap na may madala po siyang mga youth o mga kabataan sa kanyang kaharian. At kung kanyang madala ito, mga kaibigan, ay kanyang ipapaaral muli sa kanyang Babylonia na mga universities, paaral niya, at kanyang pagnanais, kanyang iniisip na kung itong mga batang ito ay maging magtagumpay sa kanilang pag-aaral, sila ay magiging wise men, sila ay magiging pantas sa buong kaharian ng Babylonia. At ito, kaibigan, ang kanilang magiging isa sa mga foundation ng kaharian ng Babylonia sa iniisip ni Hari Nabucodonosor. Si Daniel at ang ibang mga Hudyo ay nabihag ng Haring Babylonia o Haring Nabucodonosor sa hari ng kaharian ng Babylonia, at kanyang ginawa bilang isang trophy itong mga kabataan ito, sila Daniel, Shadrach, Meshach,
at saka Abednego. Ano nangyari dito, kaibigan? Actually, ang mga pangalan niyan ay nandun sa Daniel 1:5-6. Kung mabasahin natin ang verse 6, kaibigan, sa verse 6, nagsabi, nasa mga ito nga sa mga anak ni Judah, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Azarias. Ito yung mga kabataan na pinaaral ulit nino, ni Hari Nebuchadnezzar, sa kanyang napakagandang paaralan sa Babylonia. At sa verse 5, atin pong pansinin, at ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari, at sa alak na kanyang ininom, at sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya ay mga katayo sila sa harap ng hari. Kung papansin niyo, dinala itong mga 3 mga magkaibigan, 4 na magkaibigan, doon sa cafeteria ng Babylonia. Nandun sila sa cafeteria ng Babylonia, at nung nandun sila, of course, kaibigan, ang tanong, ano ba ang isinerve kaya doon sa cafeteria ng Babylonia? Of course, basically, kaibigan, ito ay mga iba't ibang mga pagkain na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ito ay mga unclean na mga pagkain. Since, kaibigan, nagkukommunicate or nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila, sa kanilang Daniel, sa kanilang mga isipan, kailangan sila ay maging mas maingat sa kanilang kinakain. Sa verse 8, sabi dito, ngunit pinasayahan ni Daniel sa kaniyang puso na siya'y hindi magpakahamak sa pagkain ng hari. Now, makikita natin ngayon bakit hindi kumain si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa pagkain ng hari. Sabi dito, o sa alak man na kaniyang ininom, kaya't kaniyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Siya mismo ay humiling sa bating ng mga yung one of the captain dito, kaibigan, na hindi siya kakain ito. Bakit ba? May 3 dahilan kung bakit hindi kumain si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa pagkain ito. Una dyan, dahil ang pagkain ay inaalay sa Diyos-Diyosan or inalay ito sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay hindi, sa kultura ng mga Hudyo, hindi ito kapuri-puri sa Panginoon. Pag kakainin nila ang mga pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan, sa kanila ito ay pagsamba kung kanila itong kakainin. Pangalawa, ipinagbabawal ng Biblia. Pangatlo, hindi mabuti para sa katawan at pag-iisip. Alam ni Daniel na kung kakain siya nito, talagang hihina ang kanyang pag-iisip, hihina ang kanyang pangangatawan, at siya ay magkakasakit. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi siya kumain. At anong ginawa ni Daniel? Ito ang ginawa ni Daniel. Sa verse 11, kaibigan, dito po humiling si Daniel sa kapitan na ito at sinabi niya na pwede bang bigyan mo kami ng 10 days, 10 araw, kakain kami ng mga gulay at tubig lang ang aming iinumin. Actually, ang nabanggit dyan ay false sa Daniel 1:11-12. So, binigyan sila ng pagkakataon for 10 days. Binigyan sila. At pagkatapos ng 10 days, kaibigan, kailangan silang iharap kung talagang may pagbabago sa kanilang mga pangangatawan. Ano ang nangyari after 10 days? Kung mabasahin po natin ang verse 15, verse 16, hanggang sa verse 17, kaibigan, at verse 18 to 20, dito po natin makikita at mababasa na ang mga magkakaibigan ito ay hinarap doon sa hari at sila ay naging pinakamalusog na mga kabataan. At hindi lang yon, sila pa ay may 10 times na katalinuhan sa lahat ng mga wise men sa kaharian ng Babylonia. Kung titignan po natin dito, kaibigan, ang sekreto na maging matalino, 10 times na mas matalino pa. Gusto niyo bang mas matalino pa? Of course. 10 times, kaibigan, na mas matalino. Ano ang kanilang sekreto? Ang sekreto na dieta ni Daniel. Ang pagkain na kinain ni Daniel, kaibigan, ay nagbibigay sa kanya ng mas matalino pa na pag-iisip. Of course, ito ay ang mga gulay. Ito ay most likely mga pagkain na vegetarian ang kanyang kinain po dito. Mga preskong mga pagkain. Now, sabi nga dito sa December 1995 sa Obstetrics and Gynecology, noong mga 600 BC, si Daniel ng Juda ay nagsagawa ng kinikilala na marami na pinakamaagang naitala na clinical na pagsubok.
Ang kaniyang pagsubok ay patungkol sa epekto sa kalusugan ng pagkaing nakabase sa halaman, kumpara sa mga pagkaing naukol sa hari ng Babylonia sa loob ng ilang araw? 10 araw. At ang verse 21, kaibigan, ang resulta ay nagpatuloy sa pagbuhay ni Daniel o pamumuhay ni Daniel hanggang sa pagkahari o pagiging hari ni Darius. Siya ay nabuhay, kaibigan, for about 90 sa kanyang buhay. 90s. Nasa around 90 ang kanyang buhay, katagalang kanyang buhay, sa ganitong lifestyle ni Daniel. Now, kaibigan, atin po nakita na nagpasya si Daniel na hindi siya kakain sa mga pagkain iyon dahil alam niya kung ano ang epekto nito sa kanyang katawan. Isa yan sa mga dahilan, kaibigan, kung bakit may propesya tayo ni Daniel ngayon. Bakit? Dahil si Daniel mismo ay nag-purpose, nagpasya sa kanyang sariling desisyon na hindi niya ito kakainin dahil ito ay magbibigay sa kanya ng epekto sa kanyang pangangatawan at pag-iisip. Dahil si Daniel ay nag-purpose sa kanyang desisyon, tayo ay may hula ni Daniel. Now, patuloy tayo, kaibigan. Kung ating susundin si Daniel, tayo man ay mas makakaintindi lalo patungkol sa mga hula sa Biblia. Kung si Daniel nga ay nakaintindi sa hula ng Biblia dahil sa kanyang pagkain, posible din tayo, kung ating susundin ang dieta ni Daniel, ay atin din masusumpungan at mas maintindihan ang propesya ng Biblia. Now, si Daniel ay of course, sumusunod lamang sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. Sinasabi ng Biblia. Now, actually, binagit po dito sa Ezekiel or sa Exodus 15 verse 26. Sabi dito, at sinabi, kung iyong, didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipto or Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ano po ba yung mga sakit na nandun sa Ehipto? Sabi ng Panginoon, hindi ko ilalagay ang mga karamdamang ito kung ako ay iyong diringgin. Ano ba yung mga karamdamang iyon, kaibigan? Balik tayo sa Ehipto, kung ano ang mga karamdaman ito? Nadiskubre po ng mga archaeologists itong mga mummies na may mga sakit po sila. Ano po ba ang mga sakit nila, kaibigan? Nadiskubre nila na sila ay may mga sakit sa puso. Sa kanila pong pag-discover sa mga mummies na ito, na kanila nasumpungan na ang mga mummies na ito ay may sakit sa puso, may cancer din sila, may arthritis din sila, may hepatitis din sila, at sila din ay may tetanus, may trichinosis din sila, may dental cavities din sila, may diabetes, at may obesity. Ito din ba ang mga sakit natin nakikita ngayon sa ating mundo? Interesting. Dahil ang mga sakit ng mga Egyptians ay mga sakit din ng kahuli-hulihang mga panahon. Well, kung atin po yung iintindihin na mas malalim, kaibigan, basically, sabi ng Biblia, ito ang aking, ito yung mga sakit na hindi ko ilalagay sa inyo kung ako ay inyong diringgin. Sabi ng Panginoon. Patuloy tayo. Sa World Health Organization, may 1/3 sa buong mundo ay may sakit. Tama po? Kung titin natin ang buong mundo, kaibigan, napakarami mga may sakit po ngayon. Yan ay bad news. Ang bad news lang po, kaibigan, ay kahit nga itong mga sakit na ito ay epekto sa ating personal na mga pagpipili. Ito ay epekto, kaibigan, sa ating personal na mga pagpipili. Sa 1 Corinthians 10, 31, nabanggit po dito, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaibigan? Ikalwalhati ng Diyos. Isang rason, kaibigan, na kung ikaw na ikakain, what you eat is what you are. Gusto ng Panginoon na kakain tayo para sa Kanyang, para sa ikalwalhati sa Kanya. Ano ang ating kinakain? Ay ganun din tayo. Of course, hindi yung ganyan na hamburger. Nakakain ka ng hamburger na ganyan, at ikaw ay magiging hamburger. But what you eat, kaibigan, is what you are.
1 Corinthians 6:19 and 20, ito ay napakagandang teksto. Sabi po dito, O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong ano? Katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Patuloy po dito sa 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Bakit, kaibigan? Dahil tayo ay binili na may halaga. Tayo ay binili ng Panginoon, kaibigan. Ano ang price nun? Ano ang halaga nun? Dugo ni Jesus. Sabi niya, ang mga katawan niyo ay templo ng Panginoon Jesus dahil binili kayo ng may halaga. Sapagkat kayo ay binili sa halaga. Si Jesus, kaibigan, ay namatay sa cross upang tayo ay iligtas. At ang epekto sa nanyan, kaibigan, ay kailangan nating ingatan ang ating mga katawan. Dahil ito ay binili ng Panginoon. Tayo ay kanyang niligtas. Kaibigan, halimbawa lang po, may sasakyan kayo. Napakagandang sasakyan. Sino ba may sasakyan dito? Of course, may mga sasakyan. May kilala akong may sasakyan sa inyo. Yung bago. May bago ba kayo sasakyan? Yung bagong sasakyan, kaibigan, ilagay natin na may bago kang sasakyan. At dahil pupunta ka sa US, pupunta ka sa ibang bansa, ang ginawa mo sa iyong sasakyan ay yung iniwan sa kaibigan mo. Of course, iniwan mo sa kanya, siya ay naging tagakatiwala mo. At nung umalis ka, kaibigan, ang sasakyan na yan, nandun sa kanya, kung ikaw kaya yung iniwanan yan, ano ba ang gagawin mo? Siguro, sasabihin mo, alagaan. Ilagay lang natin na ang ginawa ng kaibigan mo ay kanyang dinala ito sa bundok. Siguro, nilagyan niya ng gas na tubig at kinabukasan, gasolina na naman at kinabukasan, diesel na naman at siguro nabangga siya at siguro pagbalik mo, kaibigan, ano kaya masasabi mo sa sasakyan mo? Isinaulit siguro sa iyo, Sir, ito na po yung sasakyan mo. Nakita mo yung bago mong sasakyan na iniwan mo sa kanya, ngayon ay sirang-sira na. Ano kaya ang pakiramdam, kaibigan, kung ikaw yung may-ari? Of course, makakasabi ka na hindi inalagaan. At of course, ang sasakyan ng kaibigan ay may manual kung ano ang dapat mong ilagay na gas. Tama po? Ganon din po sa ating katawan. May manual po, kaibigan, kung ano ang dapat na ating ilagay sa ating katawan. May manual po, disenyo ang Panginoon kung ano ang dapat nating kainin. Ito pong disenyo ng Panginoon upang gagana ng mas maganda ang ating katawan. Kagaya ng sasakyan, kung lalagyan mo ito ng tubig na hindi niya disenyo, anong mayayari sa sasakyan? Masisira ito, kaibigan. Ito ay masisira. Now, ano ang mayayari, kaibigan, kung hindi natin aalagaan ang ating katawan? Well, of course, tayo ay magkakasakit. Right? Tayo ay magkakasakit, kaibigan. Pero atin pong tinan po dito sa Biblia kung ano pa ang mayayari, kaibigan, kung hindi natin alagaan ang ating katawan. Of course, may mas malalim pa na consequence sa mga rason na ito. Sa 1 Corinthians 3:16 to 17, sabi po dito, kaibigan, hindi ba ganun yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Patuloy, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Now, kaibigan, ilagay natin na ang mga ating kinakain ay siyang makakapag-defile sa atin or siyang makakapag-iba sa atin. Let for example, ang paninigarilyo ba ay makakasira sa ating pangatawan? Yes, yan po ay makakasira. Habot yung pag-iinom. Yes, ng alak, of course, hindi tubig. Makakaganda yun sa skin po natin ng tubig. Ano ang mangyayari, kaibigan, kung itong lahat ay ating ginagawa? Of course, tayo ay magkakasakit. Hindi lang yan, ating dahan-dahang sinisira ang ating katawan. Ang katawan ng Panginoon. Well, ang tanong, kaibigan, ang pamanigarilyo ba ay makakagiba sa ating katawan?
Yes, yan po ay makakagiba sa ating katawan. Like for example, kaibigan, bigyan ko kayo ng mga evidences po dito from research. Dr. Linus Pauling, sabi niya, bawat stick ng sigarilyo ay nagbabawas ng 14.5 minuto sa iyong buhay. Ito po ang sabi ni Dr. Linus Pauling. Parang installment suicide po ito, kaibigan. Na sa bawat stick po ng ating paninigarilyo, ito ay nagbabawas ng 4.5 minutes ng ating buhay. Yan po ay sa research ni Dr. Linus Pauling. At ang paninigarilyo, kaibigan, ay maghahatid sa sakit sa puso, strokes, iba't ibang cancer, emphysema, premature births, poor circulation, hirap sa paghinga. Yan ang mga epekto ng paninigarilyo. Sa CBC News, November 27, 2010, nabanggit po rin, kaibigan, sa news na ang tabako ay nagdudulot ng 6 milyong kamatayan kada taon. Napakarami po, kaibigan. Dahil sabi ng Biblia na ito ay sumisira sa ating katawan. Alam natin, according sa research, na ito ay sumisira sa ating katawan, kaibigan. Sabi nga sa isang yung pack ng cigarettes, di ba? May pack tayo ng cigarettes. Nakalagay po din, kaibigan, babala. Nakakamatay ang sigarilyo. Nakikita ba natin yan sa mga kaha ng sigarilyo? Yes, of course, nakikita natin yan. Dahil alam mismo ng mga gumagawa nito, kaibigan, na talagang makakasira ito sa ating katawan. Hindi na po yan common, kaibigan, na lagay po dyan. At yung ngayon nga, may mga picture na nga eh. May mga larawan na nga na inilagay talaga na ito ang epekto ng sigarilyo. Talagang pinapakita na, kaibigan, sa atin na ito ay makakasira hindi lang sa ating katawan, kundi kahit sa mga ating anak. Exodus 20 verse 13, ano sabi? Huwag kang papatay. At atin nakita ngayon, kaibigan, na ang paninigarilyo ay isang paglabag sa kautusan sa huwag kang papatay. Oo nga, hindi tayo mamamatay tao. Pero kung ating pinapatay ang ating sariling buhay, ang ating sariling mga katawan, ito ay kasalanan din. Tama? Ito ay kasalanan, kaibigan, dahil tayo mismo ang pumapatay nito. Ano bang meron sa sigarilyo, kaibigan? Ang common na ingredients ng sigarilyo ay ang tinatawag na nicotine. Alam niyo ba dahil sa nicotine na yan, may 1,000% itong mga nanigarilyo risk sa lung cancer. 100% po ang kanilang risk na magka-lung cancer po sila. At risk din po sila sa heart attack or heart disease. Yan po ay 103% na sila ay magkakaroon ng heart disease. Napaka-tindi po ng nicotine na yan, kaibigan. Ang ingredients na yan na nilagay ng Diablo sa stick ng sigarilyo. Ito ang kanyang ginawa para tayo ay masira. In fact, kaibigan, ang paninigarilyo, ang usok ng tabako ay nagtataglay ng 70 iba't ibang lasto na nagdudulot ng cancer. Well, siguro sinasabi mo ngayon na hindi ka nanigarilyo. Kung ikaw ay nakakalanghap ng usok ng sigarilyo, kaibigan, magkakaroon ka ng 70 na iba't ibang mga lasto na nagdudulot ng cancer. Ito po ang magpapa-activate ng mga cancer cells. So, think about next time, kaibigan, kung may katabi po kayo ng nigarilyo, huwag niyo pong langhapin ang usok nila. Kayo po ay, of course, magdala ng mask or whatever, or sabihin niyo sila. Alam niyo po, kaibigan, na ang paninigarilyo, ito po yung epekto ng sigarilyo sa ating baga. Ito po ang baga ng naninigarilyong tao. Actually, makikita natin yan sa mga kaha ng sigarilyo. Pinapakita yan ng mga epekto. Nakikita po natin, kaibigan, kung gaano ang epekto sa panigarilyo. Ito ay magastos, kaibigan, right? Hindi lang magastos, ito din po ay parang kang parang binibigay mo yung pera, or hindi lang binibigay, binabasura mo yung pera nito. Kasi wala kang makukuha sa sigarilyo, makukuha mo yung usok lang at saka yung sakit. At hindi lang, magastos pa sa kalusugan, magastos pa sa bulsa. At meron din mga tao ngayon, kaibigan, na hindi sila nanigarilyo yung usok, pero ninunguya nila yung sigarilyo. May ngumunguya, kaibigan, itong skull, siguro hindi ito common sa atin ngayon. Ninunguya nila yan, pero yan din pa po, kaibigan, ay
patungo sa libingan. Magkakasakit din po tayo niyan. Of course, sinasabi nila, no, cigarette smoking is what? Dangerous to your health. Ito din ay expensive, kaibigan. Mahal yan na mga produkto. Magastos sa bulsa, magastos sa kalusugan. At kaibigan, binigyan po tayo ng Panginoon na limang hakbang sa katagumpayan o sa kapanalunan. Una, tanggapin ang kaloob ng katagumpayan kung tayo talaga ay nasa problema ng panigarilyo. Tanggapin ang kaloob ng katagumpayan, humingi ng katagumpayan sa Panginoon. Maniwala na ang Diyos ay may kaloob na katagumpayan. Huwag maglaan para sa pagkakamali. Mapagpuyat at magsipagpanalangin. Kaibigan, alam po natin na ang Panginoon ay tapat. Siya po ay handang tutulong sa atin sa panahon na atin pong sikapin na ating mapili na iwanan ang mga bagay na ito. Patuloy po tayo, kaibigan. 1 Corinthians 3 verse 17, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Ito ba ay seryoso, kaibigan? Napakaseryoso po. Isang napakalalim na dapat isipan. Sa panahon pala nating sisirain ang ating templo, ang ating katawan, atin din palang sisirain din pala tayo ng Panginoon. Yan ay dahil sa ating pagpipili. Now, atin nakita, kaibigan, na may mga bagay pala na gigiba sa ating katawan. Punta tayo sa 1 Corinthians 10:31. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man o ano, nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Diyos. May mga bagay ba, kaibigan, o mga inumin na hindi kapuri-puri sa Panginoon na makapagbibigay ng disease or karamdaman, sakit sa ating katawan? Well, tinan natin, kaibigan. Ang alak, una po ito, ang pinakaunang problema sa buong mundo. Ito po, actually, kaibigan, ay isang number one drug problem sa buong sosyedad. Ang alak. Yung mga medical na mga tao, kaibigan, kanila pong nasabi or kanila sa kanilang pagsusuri, sumisira ang alcohol sa bawat cellular sa katawan na mahipo nito. Now, kaibigan, kung atin pong tingnan na ang bawat cellular pala na ating na madadaanan ng alcohol ay mamamatay. Sabi dito, siguro naalala nyo ang kwento patungkol sa ginawa ng mirakulo ni Jesus. Naalala nyo ba yun? Doon sa kasal sa Kana. At noon nandun siya, ang tubig ay kanyang ginawang alak. Hindi po ito. May dalawang alak po actually sa Biblia, kaibigan, natin titinan po ngayon. Ito po ba yung alak na nakakalasing? Ito po ba yung alak na hindi sinasuggest ng Panginoon? Yan po actually, kaibigan, na hindi po yung alak na makakasira sa ating katawan. Sa Biblia po, ay alak ang binanggit sa dalawang magkakaibang wine. Number one po dyan ay pinahilab na alak. At ang pangalawa, purong katas ng ubas. Ibig lang sabihin sa number one, ito ay fermented wine. Ang pangalawa ay unfermented wine. Ito ay non-alcoholic. Ito lang ay purong katas ng ubas. So yung ginawa po ni Jesus doon sa Kana, yun po ay katas ng ubas, kaibigan. Yun po ay good for the health. Hindi po yun makakasira sa katawan. Sabi nga sa Isaiah 65 verse 8, kung paano nasumpungan ang bagong alak. Ito po ang nabanggit sa Biblia, ang unfermented wine or non-alcoholic wine. Ang termino po na ginamit dyan ay bagong alak. Sa kumpol. At may nagsasabi, huwag mong sirain sapagkat siyan ay mapapakinabangan. Yan lang po ay simple na grape juice, kaibigan. Of course, ang grape juice, ito po ay presko na galing sa wine press. May mga ganito pa po tayong mga wine press po ngayon. Diyan po nilalagay yung mga grapes. At pinipress po ito at lalabas po yung katas. At ito po yung ginagawa na grape juice. At siguro ngayon, may mga Welch tayo. Yan po ay purong katas ng ubas. Yung Welch po natin na ginagamit po natin sa ating mga seremonya. Ito po yung ginamit ni Jesus, kaibigan, most sa kaniyang pagpapainom sa kaniyang mga disipulo sa Last Supper.
ito din po ang kanyang ginamis kata, gamit katas ng ubas. Yung non-alcoholic wine or bunga ng ubas. How about yung kay Daniel, kaibigan? Bakit hindi uminom si Daniel doon sa alak na inaalok sa kanya ng Babylonian king? Basically, kaibigan, hindi po yun grape fruit. Yun po ay fermented wine. Yun po ay wine na makakasira sa katawan. Sabi po sa Daniel 1 verse 8, ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iinumin or iinumin. Bakit? Of course, yun kaibigan ay sisira sa ating katawan. Tignan mo natin, kaibigan, sa Proverbs 20 verse 1, patungkol sa alak na ito, yung fermented wine. Sabi po dito, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak. Ano dyan? Matapang na alak ay manggugulo at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ito po, kaibigan, actually ay ang fermented wine na nabanggit sa Biblia. Ito po ay hindi katas ng ubas. Sinabi po ng Biblia, kaibigan, na hindi maging pantas kung iinom ka sa alak na ito. Ikaw ba ay magiging 10 times wiser kung iinom ka sa alak na ito? Of course, hindi. Dahil ito ay sisira sa bawat cellula ng ating utak at ng ating katawan. Proverbs 23 verse 31, kaibigan, sa King James Version, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Verse 32, sabi po dito, at the last, it biteth like a serpent and stingeth like an adder. Thine eye shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Ito ba yung epekto sa mga nalasing? Ito ba yung epekto sa mga taong uminom ng alak na at nalasing? At sila ay magsasabi ng mga iba't ibang mga salita na hindi mo na maintindihan? Perverse things. At hindi lang yan. Sa kanilang pagtingin sa isang babae. Ano mayari? Iba na, kaibigan, ang pagtingin. Thine eye shall behold strange woman, and then heart shall utter perverse thing. Ito actually ang epekto ng ng fermented wine. So ang bagong alak, kaibigan, ay bagong matamis na alak o katas ng ubas. Yan actually ay galing sa Young's Concordance. Yan po ang sinabi po ng Biblia. So dalawang alak po na nabanggit po sa Biblia, alak na fermented or alcoholic wine at ang non-alcoholic, ito po yung grape juice or katas ng ubas. 1 Timothy 5.23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. Ano kayang alak dyan? Yan ba yung fermented wine? No. Sabi niya, kunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sabi ng iba, oh yan, di ba sabi sa Biblia na kailangan kang uminom ng kunting alak? Kaya bibili sila ng fighter. Bibili sila ng ano yung mga alak dyan, kaibigan, na kanilang ginamit dahil kunti lang naman. Sabi naman ng Biblia na kunting alak para sa iyong sikmura. Pero kaibigan, natin po nakita na ito po ay hindi alak na alcoholic. Actually, kung bibili ka ng alak, kaibigan, makikita po niyo po yung ilang percentage yung alcohol. Yung Tandaway Rum po, kaibigan, may 70% po yan na alcohol. Napaka-tindi po niyan. At kung titignan niyo po yung iba't ibang, yung red wine na nakita ko sa 7-Eleven, tinignan ko yung red wine, kaibigan, may 10% na alcohol. Pero yung grape juice, kaibigan, pure or pure juice talaga. So ito pala ang ating dapat maintindihan dito na yung alak pala dyan na binanggit ay hindi yung alak na makakalasing, yung maraming alcohol. Yun pala yung grape juice. Yan po ang binanggit, kaibigan. At ang grape juice po, kaibigan, ay may flavonoids. Ito po ay magbibigay ng napakagandang epekto sa ating tiyan. Basically, kaibigan, yan ang mga flavonoids na yan ay nagbibigay ng health sa ating katawan. Raisins. Alam niyo yung raisins, di ba? Isa din yan, mga grapes. At saka, sa pag-inom mo ng grape juice na yan, kaibigan, magbibigay ito ng napakagandang benefit sa ating katawan. Pero ano mangyayari, kaibigan, sa panahon na iinom ang isang tao sa alkohol?
itong makakasira na alcohol. Actually, kaibigan, kung titan po natin, ito yung blood vessel po natin. At yan yung mga bilog-bilog na yun, yan ang ating blood. At kung iinom po tayo ng alcohol, ang mangyari po niyan, kaibigan, ito ang mangyari. Dahil vinegar, yung alcohol din kasi, kaibigan, yung vinegar ay alcohol din po yan. At yung matitinan, ito ang mangyari sa ating dugo. Sila po ay magdikit-dikit, ito po ay tinatawag na clumping. Ito po ay clumping, kaibigan, at ang mangyari po niyan, yung mga red blood cells na yan, sa kanilang pagka-clump, kaibigan, hindi po sila makaka-release ng oxygen. Dahil po nga sila ay nagdikit-dikit. At ang mangyari po niyan, kaibigan, dahil po dyan, ito ay magkaka-produce ng sakit sa ating katawan. Dahil po sa mga clumping na nangyari dyan sa ating blood. Kaya kaibigan, isa din sa news noong October 14, 2008, ang pag-inom ba ng alak ay nakapagpapaliit ng utak, according sa research. Sabi nila, according sa CNN News, kahit anong dami ng alcohol na iinumin ay nagdudulot ng pagliit ng laki ng utak. So ito po kaibigan ay liliit ang yung utak. Instead na ma-expand ang ating utak, ito po ay liliit. At ang mayari po niyang kaibigan, hindi po tayo makapag-isip ng maayos. Yung tatay ko siguro, nalaman niya ito, sabi niya, ang liit na siguro ng utak ko. Dahil for 30 years kaibigan, talagang umiinom siya ng napakaraming mga alak. Gabi-gabi, lasing yan siya. Kaya kaibigan, sa panahon na tayo ay yayain, na Brad, tagay tayo. Kaibigan, alam mo na kung anong gawin. Alam mo na yan ay magpapalit ng iyong utak. Thank you po. Pero bilang Kristiyano, hindi po ako iinom niyan. Alam ko po ang epekto niyan. Ang aking frontal lobe ang masisira po niyan. Ang frontal lobe, kaibigan, dito po natin, dito po actually ang reasoning power. Dito po tayo mag-decide ng mga bagay. Kung masisira yan, kaibigan, ang mangyari, hindi tayo makapag-decide ng mabuti. Kaya ang masama ay magiging mabuti sa ating paningin at ang mabuti naman ay maging masama sa ating paningin. Actually, binanggit yan sa Isaiah natin makikita. Gusto natin, kaibigan, na ang mga espiritual na mga bagay ay nasa ating isipan. Sa panahon na atin nakilala si Jesus, ay ating tatanggapin at ating subaybayan at ating sundin ang kanyang sinasabi. Kaibigan, napansin niyo si Jesus nung siya ay naipako sa cross? Nung naipako siya sa cross, kaibigan, siya ay inalukan na uminom ng isang vinegar, isang suka. Naalala niyo yun? At nung inalukan po siya, kaibigan, ininom niya ba o hindi? Hindi niya ininom. Bakit? Dahil ang vinegar po, kaibigan, ito po ay isang alcohol. Kaya hindi niya ininom ito dahil alam niya na ito ay makasisira sa kanyang katawan. Simple na, kaibigan, ang kanyang pag mabasa mo kaya sa Mark 15:23. Hindi niya ito tinanggap na inumin. Kanya nga itong sinuka. Now, kaibigan, 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Diyos. Ano pa kaya ang mga inumin na makakasira sa ating katawan? How about yan, kaibigan? Makakasira ba yan sa ating katawan? Yung kape? Alam niyo ba kung ano meron sa kape? Ang kape, kaibigan, ay may caffeine. Tinatawag po yan na caffeine. Yung caffeine yan, kaibigan, yan din po ay makikita natin sa mga soft drinks. Sa iced tea, sa mga Royal, Sprite, Coca-Cola. Common ito sa lahat ng mga soft drinks. At ang caffeine, kaibigan, ay ito ang kaniyang mga epekto. Highly addictive. Overstimulates the nervous system, nagdudulot ng ulcer. Nagpapataas sa blood sugar, iniirita ang mga kidney, nagdudulot ng cancer sa daanan ng ihi. Ito yung mga epekto ng caffeine, sakit sa puso, cancer sa pantog, neurological disorders, napapataas ng blood pressure, caffeinism, yung bagong sakit ngayon. Ano yun yung caffeinism? Addict sa caffeine. Addict siguro sa Coke. Gusto ko pa ng Coke. Caffeinism, ang tawag nila dyan, kaibigan. According kay Harold Shirock,
You and Your Health na aklat, page volume 1 page 413 sabi niya, caffeine. Ito ay makikita natin sa coffee, soft drinks at sa mga yang mga produkto. Sabi niya caffeine, ang droga, anong tawag? Droga. Ang droga na taglay ng kape ay ibinilang sa mga libro na parehong stimulant at ano? Laso. Sabi niya ni Dr. Harold Shirock, hindi po ako nagsabi niyan, ako din po yan sa isang doktor. At ano pa kaibigan? Kaya nga sabi ng Biblia, kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba din kaibigan. Sa 1 to 5 tasa ng kape, according sa New England Journal of Medicine, ay nakakapagpataas ng panganib sa atake sa puso sa 60%, ang 6 na sobra ay sobra pa ay hanggang sa 120%. Yan kaibigan ay napakalaking, napakatinding stress. Tingnan niyo po kung 120% na kape ang ating, or kape na percentage ang ating, or tasa ng kape ang ating mainom, ibig sabihin, pataas na pataas ang ating stress. Kahit 250 milligrams or 2 to 2.5 cup na kape, ano ang magdudulot? Ay nagdudulot ng 30% na pagbaba ng daloy ng dugo sa utak. Nakita ba natin kaibigan kung ano ang epekto ng kape kaibigan? Ang tanong, kung ikaw ba iinom ng kape, ikaw ay magiging 10 times wiser kagaya ni Daniel? No, of course. Hindi ka magiging kagaya ni Daniel. Para itong tinatalian mo na yung liig mo at dahan-dahan mong pinapatay ang iyong buhay. Dahan-dahan mong pinapatay, kaibigan. Inom ka ng inom ng kape, hindi mo alam, ikaw ang pinapatay nito. Ikaw ang nilalason nito, kaibigan. Morning coffee boosts blood pressure, stress hormones throughout the day. Sabi nga nito, ang katamtamang pag-inom ng caffeine ay nagdudulot sa isang tao na mag-react na parang siya ay nakadanas ng napaka-stressful na araw. Sabi ni Lane, kung pagsasamahin mo ang tunay na epekto ng stress at artificial na pag-akyat ng stress, hormones na dulot ng caffeine, yan pinalala mo ang epekto nito, nung stress. So the more you drink, kaibigan, the more na tayo ay inom ng kape, akala natin nawala ang stress natin. Ito pala ay nagpadagdag ng stress. So huwag niyo isipin, kaibigan, na kayo ay naging stress-free sa panahon na kayo uminom ng kape. Yun pala ay nagpadagdag ng stress sa ating katawan. Ang napakagandang gawin, kaibigan, kung stress po kayo, mag-shower po kayo. Mawala po yung stress ninyo. Tama? Kung stress na siya, kaibigan, punta kayo sa shower at magpa-refresh kayo, kaibigan. Huwag niyong isipin yung mga problema ninyo. Pa-refresh kayo dun sa shower. Kuha kayo ng ice. Lagay niyo sa tubig. Maligo kayo ng ice, kaibigan. Hindi po kayo masa-stress. Yung init niyo sa ulo, kaibigan, mawala yan. Magiging lamig po, kaibigan, at ikaw ay lalamig. Morning coffee boosts blood. Kaya ang stress hormones, kaibigan, ay dulot ng caffeine. At may caffeine po itong coffee, soft drinks, at iba pang mga drinks na ito. Pero kaibigan, pinangako ng Panginoon na may 5 hakbang na ating matagumpayan ito. Amen? Tanggapin ang kaloob. Siguro pagkakita mo ng Coca-Cola, Number 1, tagapin ang kaloob ng katagumpayan. Nakita mo siguro yung may caffeine na Royal. Mahirap pigili, kaibigan, pero kakayanin. Amen? Alam natin, kaibigan, na ito ay makasisira sa ating katawan. And, alam nyo, naisip ko nga para, minsan na pag may sakit na tayo, load tayo sa Panginoon. Tama? Pag-load natin sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo sa aking sakit. At nung sabi naman, Panginoon, please forgive me of my sins. Pagaling mo ko sa kasakit. Nung gumaling, kaibigan, nandun na naman yung kape. Nandun na naman yung soft drinks. At inom na naman tayo. At nagka-ulcer ka na naman. At hingi ka naman ng, dalangin ka naman sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ako. Actually, yung solusyon, yung kaibigan, sasabihin ng Panginoon sa'yo, huminto ka na dyan. Huminto ka nang uminom dyan. Bibigyan kita ng katagumpayan. Maniwala sa Diyos ng kaloob ng katagumpayan. So coffee, soft drinks, kaibigan, ay may mga caffeine na ito ay magdudulot ng sakit sa ating katawan. Kaya kung kayo nagsikain, punta tayo sa mga pagkain. Kanina natin nakita yung mga inumin.
Ngayon sa pagkain, kaibigan, kahit sa ating pagkain, kailangan nating ipuri ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kaibigan, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Kaibigan, nakaka-apekto ba sa ating kalusugan ang ating kinakain? Siguro nakita niyo sa doktor sa picture diyan. Alam niyo, kaibigan, ang mga tao ngayon ay amazing. Napaka-amazing ng mga tao ngayon. Nagpapa-doktor sila. Yung kanilang katawan ay parang hindi na may malarawan. May kaugnayan po, kaibigan, sa Genesis 1:29, dahil sa mga sakit na naranasan ng mga tao ngayon, ang mga ibang tao, mga doktor, kahit mismo mga doktor, nagiging health conscious na. Bumabalik sila sa dieta sa Genesis 1:29. Ano kanilang ginawa? Ano bang diet sa Genesis 1:29? Sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So ito po ang original na diet na binigay ng Panginoon. Ano yon? Mga prutas. Mga prutas. Actually, ang gulay, kaibigan, ay binigay panahon doon sa flood. Pagkatapos ng flood, so mga prutas, ito po ang binigay ng Panginoon kay kanila Adan at kay Eva. At ito din ang dieta ni Daniel noong nandun siya sa Babylon na kanyang hiningi. Ngayon, kaibigan, napakaraming mga nutritionist na nagsasabi na kailangan nating bumalik dito sa dieta ito dahil sa mga sakit na ating nakukuha sa iba't ibang mga pagkain. Alam niyo, kaibigan, ngayon, napakaraming mga side foods. At kakain tayo noon ng mga may carcinogenic na mga pagkain. Of course, tayo ay magkakasakit po doon. Nasa mga pagkain na nasa tabi-tabi, yung ano yung tawag doon? Street foods. Yes, yeah, street foods. Common ka actually ang kaibigan sa Western na mga pagkain. Yun ang pagkain ni Daniel. At kung titan mo ng kaibigan, galing kay Adam down to Noah, sila po ay, ang kanilang diet po ay original na diet. Hindi po sila kumakain ng karne. Hindi po sila kumakain ng kahit anong mga karne. At tinan niyo po sila, napakatangkad po nila, kaibigan. Napakahaba na kanilang buhay. Almost 1,000 ang kanilang buhay dati. Nasa 900 years sila, kaibigan. Ang tindi. Ngayon, ilan ba yung lifespan ng tao ngayon? 50? 60? Ang layo ng agwat, kaibigan. Alam niyo ba kung ano ang dahilan? Nung nagsimula po pagkatapos ng arka, nagsimulang kumain ang mga tao ng karne. Actually, sa panahon sa flood, kaibigan, pinahintulutan ng Panginoon na kumain ng karne sila Noah dahil po walang pagkain doon. Sa Genesis 7:1-2, ito po ang mga hayop na nakapasok sa ark. At sinabi ng Panginoon kay Noah, lumulan ka at ang iyong buong sangbayan sa sasakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sabi niya, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito na lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at kanyang babae. Pansin niyo po, yung hindi malinis, dalawa lang. Yung malinis, pito. Bakit kaya? Bakit pito kaya, kaibigan? Of course, dahil wala silang pagkain doon sa ark, pwede nila itong kunin bilang pagkain, ihawin nila ito at kakainin nila. At yung iba naman ng malinis na mga hayop ay kanilang ialay sa Panginoon. Ngunit, kaibigan, ilagay natin na kumain sila Noah sa mga pagkain o sa mga hayop na hindi malinis. Ilang nga ala yun? Dalawa lang. Kung kukunin na lang yung isa, ano mayari? Wala na mga hayop ngayon na mga hindi malilinis. Kasi wala na, hindi na yung mag-multiply kung kinain nila yun, kaibigan. Kaya nga, nagpatuloy pa rin ngayon dahil binanggit ng Panginoon na ito ay hindi malinis. Now, sabi ng iba na ang mga hayop na hindi malinis ay sa mga Hudyo lang yan. Ang tanong, kaibigan, ang Hudyo ba ay dumating na sa panahon ni Noah? No, hindi pa. 500 years pa bago dumating ang mga Hudyo. Binanggit na sa Biblia, binanggit na ng Panginoon, ang hindi malinis at malinis na mga hayop bago pa dumating ang mga Hudyo. Ano ang malinis at ano ang hindi malinis, kaibigan?
Pagdating kay Moses, kaibigan, dito po binanggit ng Panginoon kung ano yung malinis at hindi malinis. Huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Ano po yung hindi mga malinis, kaibigan, na mga pagkain? Basahin pa natin ito sa Deuteronomy 14:4-5. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ano ito? Pwedeng makain. Ang baka, tupa at kambing, ang malaking usa at ang maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo. Hindi ko alam yung pigargo. Alam yung pigargo? At ang antelope at ang gamoza. Ang bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Napakagandang illustration, napakagandang palatandaan, kaibigan. Ganito lang. Kung ganyan, paa ay biak, kuko ay biak, at ngumunguya na kagaya niyan, yan ay makakain. Malinaw po so far? Yan ang makakain kung ganyan. So, kagaya ng bakang iyan. Yan ay makakain, kaibigan. Sarap po ba yan? Pero wag lang yan, kaibigan. Yan ay actually mga culture ng mga baka sa ibang bansa. Yan ay may mga mad cow disease. Kahit ngayon, kaibigan, ang mga malilinis na mga pagkain na pwedeng makain, hayop na mga pwedeng makain, ay may mga sakit na po. Alam niyo po kung paano nila pinatay itong mga baka na ito? Napakatindi ng kanilang pagpatay. Nakakakawa, kaibigan, ang mga baka ito. Ngunit, kaibigan, ibang mga tao ay bumabalik sa original na dieta, sa fruits and vegetables. Deuteronomy 14:7-8. Ito po ang sabi, yung hindi mga makakain. Gayon may, ang mga ito ay hindi kakainin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamilyo at ang liebre at ang kuneho sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. Sabi ng Tamil, kaibigan, huwag mo akong kainin, ako ay hindi malinis. Kumakain ba kayo ng kamil? Siguro, kaibigan, ang kamil ay ang iyong cross. Sabi din ng kuneho, hindi ako malinis, pakiusap, huwag mo akong kainin. Please lang, huwag mo akong kainin, hindi ako malinis. Pero pa, kaibigan, ano bang hindi malinis? At ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya ito, ito'y marumi sa inyo, ang laman nila ay huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Alam niyo ko ba, kaibigan, na kahit ngayon, ang hindi lang makakain sa baboy ay ang kaniyang boses na oink-oink? Kahit nga ang utak ng baboy ngayon ay kinakain, kahit nga ang buto ay kinakain, walang natitira sa baboy na yan, kaibigan. Lahat ay kinakain. Yung boses niya lang na oink-oink ay ang hindi makakain. Sabi ng baboy, pakiusap, huwag mo akong kainin. Ako ay marumi. Ibigan, kahit nga may mga pork brains na ngayon in a milky gravy. Ito ang sabi ng Panginoon, kaibigan, ito ay marumi sa inyo. Now, may tanong ko lang, kaibigan, kung binanggit ko ng Panginoon na marumi, ano ba ang gusto niyang mangyari sa tao? Of course, hindi niya gusto na tayo ay magkakasakit. Right? Dahil yan ay magkakasakit ka kung kakainin mo yan. Alam na ng Panginoon, kaya binanggit niya na huwag mong kainin ito dahil ito ay magdudulot ng napakatinding sakit. At one of the sakit, kaibigan, ngayon ay mga high blood, stroke. Ito ay dahil sa pagkain ng karne o mga baboy na ito, kaibigan. Alam niyo po ba na according sa research, may na-discovery po sila, kaibigan, may na-discovery sila dito na ang laman pala ng baboy na ito, according kay Dr. Macnot na ito, natuklasan ni Dr. Macnot na isa sa bawat apat na sample ng karning baboy ay may buhay na trichina larvae. Ano ba itong trichina larvae? Ito, actually, kaibigan, ay isang ano yan? Hindi uod. It's like something elemento na nasa baboy na hindi mamamatay kahit gaanong init ang
iyong ipapainit sa kanila. Ang karneng baboy ay may pinakamataas na kolesterol sa lahat ng karne. At according sa isang researcher kaibigan, sa kanya pong pag-opera sa isang utak ng tao, kanya pong nakita ang isang uod na ito. Sabi nga, sa Fox News, November 20, 2008, hindi tumor ang mga doktor ay nakakita ng bulati sa utak ng babae. Ito actually kaibigan ay kanilang nadiskubre na ito ay kumakain ng baboy. At kung titignan niyo po kaibigan, ang baboy ay marumi. Ito po ay sinabi ng Panginoon na hindi po ito pwedeng kainin. Kaya pwede mo makain kaibigan, ngunit ito ay magbibigay sa inyo ng sakit. Well, sabi ng iba, nilinis na niya ng Panginoon. Nilinis na ba niya ng Panginoon kaibigan? Atin po yung titingnan. Kung talaga ito ay malinis na kaibigan, ay nilinis na talaga ito ng Panginoon. Atin po i-compare sa John 6:11-13, dito po yung story na ang Panginoon ay kaniyang kinuha kahit yung mga mumu at kaniyang tinipon ito at naging 12 baskets. Tama po? Dahil hindi siya gustong hindi niya gustong magsayang ng pagkain. Ngayon kaibigan, kung ang baboy ay talagang malinis at pwedeng makain, yung mga 2,000 na baboy kaibigan na namatay, na nalipatan ng mga demonyo, kung hindi nagsasaya ng pagkain ang Panginoon, kung makakain ng baboy, hindi niya sana sinayangan yun. 2,000 na baboy pa naman yun. Yan ay sayang. Pero kaibigan, yan ay hindi sayang. Dahil yan ay marurumi. Yan ay hindi pwedeng kainin. Walang sayang sa 2,000 na mga baboy na nawala. Well, sabi ng iba, kung babasahin mo ang Acts 10, nilinisan na ng Panginoon ang mga karumadumal ng mga pagkain. Atin pong tinan dito kaibigan sa Acts chapter 10. Bigyan ko po yan ng overview. Nakakita po si Pedro ng isang pangitain. Nung nakakita po siya ng pangitain, yung mga hayop na nandun na mga karumadumal, yung mga hayop na hindi pwedeng makain, na binanggit po sa panahon ni Moses. At nung nakakita po siya kaibigan, sinabihan siya ng Panginoon, humayo ka Pedro at kumain. Umihaw ka at kumain. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pa ako nakakain nito sa mga hayop na ito. At sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin, sabi nga ni Pedro, dahil ito ay mga karumadumal, hindi ito malinis. Sabi naman ng Panginoon, huwag mong sabihin ang mga bagay na nalinisan na, ang mga bagay na marumi na nalinisan na. Ano ba yung kaibigan ang ibig sabihin nun? Yun ba ay talaga pagkain? Yun ba ay nagpapasimbolo sa mga pagkain talaga? Sa Acts 10:28, basahin po natin dito. Kinalaunan po nun kaibigan pagkatapos ng pangitaing iyon, ito po ang sinabi ng Panginoon sa kay Pablo at ito po ang binanggit din po ni Pablo sa mga hintil na pumunta sa kaniyang tahanan, yung mga alagad ni Cornelius. Acts 10:28, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, ito yung mga alagad ni Cornelius, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. By the way, kaibigan, yung mga Hudyo kasi, kanilang may discrimination sa kanila. Tinatawag nila itong mga hintil na hindi malinis or marumi. Sabi nito, at gayon may ipinakilala sa akin ang Diyos. Sino nang pakita ng pangitain? Ang Diyos. Pinakilala sa kanya na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal duman. Ibig na sabihin, kaibigan, ang issue pala dito ay hindi patungkol sa pagkain, hindi patungkol sa hayop, kundi patungkol sa tao. Ang issue po, kaibigan, ay patungkol po sa tao na hindi tatawagin ng mga Hudyo ang mga tao na karumalduman. Wala po dito, kaibigan, ang issue sa hayop na kakainin. Sa 1 Timothy, sabi naman ng iba, ayan, yan yung teksto na pwede natin makain lahat. Dahil, sabi ng Biblia, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat. You see, kung papasalamatan mo lang, okay na yan. Idalangin mo lang, pasalamatan mo lang. Kibigan, patuloy po natin yung teksto. Sabi po kasi dyan sa 5. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang tanong kaibigan, may mga bagay ba na binanggit ang Diyos na hindi pwedeng makain? Yes, dahil pinakabanal ito ng salita ng
Diyos. May mga bagay ba na sinabi ng Diyos na huwag mo itong kainin? Yes, kaibigan. Malinaw po yan sa ating napag-aralan. Ibig na sabihin, kaibigan, na dahil binanggit yun ng Biblia, ay hindi natin pwedeng pasalamatan yon. Dahil yun ay karamaduman. Mapasalamatan mo ba yung pagkain na hindi pinapakain ng Diyos? Of course, hindi, kaibigan. Now, patuloy po tayo. Binanggit nga sa Isaiah 66:15-17. Sabi dito, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kaniyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Anong sabi dyan, kaibigan? Patuloy. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halaman sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Nabanggit mismo, kaibigan, dito sa Biblia na yung nagsisikain ng mga karumaduman ng mga pagkain ito ay sama-samang wawasaki ng Panginoon. Ito po ay napakaseryoso, kaibigan, kasi nga sabi sa ating teksto kanina, kung sino man ang gigiba sa katawan ay sisirain din ng Panginoon. Now, Isaiah 66:55-17. Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba din ng Diyos. 1 Corinthians 3:17. Malinaw po, kaibigan, na may mga binanggit po ang Biblia na hindi pwede natin makain at pwedeng makain. Malinaw po yan sa ating natutunan. How about sa isda? Yung mga nasa ilalim ng dagat. Sa mga tubig, ano pa ba yung sinabi ng Panginoon na pwede mong makain at pwede niyong hindi niyo pwedeng makain? Deuteronomy 49, sabi dyan, at ang mga ito inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at mga paliktik ay inyong makakain. Simple lang, kaibigan, ang identification, kung may kaliskis yan at may paliktik iyan, yan ay pwedeng makain, sabi ng Biblia. At anumang walang kaliskis at paliktik ay huwag ninyong kakainin, marumi nga ito sa inyo. Ano yung, kaibigan, yung mga walang kaliskis? Like mga crabs, yung mga alimango, yung iba't ibang mga pagkain na walang kaliskis, lobsters, jellyfish. Ano yun? Tahong? Hindi ko alam yung, ano yan, tahong. Talaba. Ayun. Yung mga walang kaliskis, kaibigan, yun ay hindi makakain. Malinaw po ba yun so far? Sabi po yan ng Biblia. Kaya po, pag bibili kayo ng isda, kaibigan, hanapin niyo po yung kaliskis at hanapin niyo po yung paliktik. Kung walang paliktik, baka sasabihin niyo, ay baka pinuto na yung paliktik. Nawala yung paliktik. Example niyan, kaibigan, na makakain, of course, yung mga pagkain na may kaliskis, isda na may kaliskis. Crabs, shrimp, hindi po yun makakain. Sabi ng Biblia, wala po yung mga kaliskis. So, kaibigan, sa lupa po, ang makakain natin ay yung ngumunguya at hati yung pa. At sa isda naman, sa mga nasa dagat, ay ang may paligpik at kaliskis. Kaibigan, how about sa mga ibon? Hoy, sa mga ibon kaya, ano kaya makakain? Well, most of the birds, kaibigan, halos yung mga ibon ngayon ay makakain. Yung mga manok, of course, family sila sa ibon. Halos mga, babasa nyo po, kaibigan, kung mabasa po natin yan sa Leviticus 11:13-19, patungkol po dyan sa mga ibon. 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Now, kaibigan, Daniel 1:8, kaya pala hindi nagpasya si Daniel na kumain sa pagkain ng hari. Dahil alam niya na ito ay hindi makapagbibigay sa kanya ng kalusugan. Paano maging malusog sa panahon ng katapusan? Mga susi upang makaiwas sa mga sakit sa panahon ng katapusan, kaibigan. Kailanman, kaibigan, hindi tayo sinasabihan ng Panginoon na ihinto ang mga bagay na makakabuti sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon na ating hinto ay yung mga bagay na hindi mabuti sa ating katawan.
Pag sinabi niya na, huwag kang kumain yan dahil siya ay may pag-aaruga sa atin. Gusto niya tayo na hindi magkasakit. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Na gusto ko lang pong linawin, kaibigan, hinihingi ba sa atin ang Biblia na maging vegetarian tayo? Talaga bang hinihingi ng Biblia na kailangan mong mag-vegetarian? Well, kaibigan, wala po. Hindi po yan turo ng Biblia. Hindi po tayo pinipilit ng Biblia na mag-vegetarian. Ngayon, kaibigan, atin po nakita na may tatlong diet lang po na pinakita ang Biblia. Una po ay ang mithi. Ito po yung original na diet. Ito po yung diet nila Adan. Ito po yung diet nila Daniel. Ngunit may pinapayagan po na dieta. Yung mga hayop natin nakita kanina na pwedeng makain, yung baka, yung kambing, yung tupa na pwedeng makain, pinapayagan po yun, kaibigan, at hindi po kayo nagkakasala sa panahon na kayo ay kumain ito. Dahil malinaw po sa Biblia na ito ay pinapayagan. Ngunit, kaibigan, itong pinagbabawal. Huwag na lang po yun, kaibigan. May pinayagan na, may original pa na diet na pwede nating maging option. Pero ito, kaibigan, na pinagbabawal ay talagang hindi gusto ng Panginoon yan. Pwede tayong pumili sa dalawa, huwag lang ang pangatlo. Nakita po natin, kaibigan, kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Binigyan po tayo ng tatlong diet na pwede tayong makapili, pinayagan o mithi. Now, kaibigan, ako po ay vegetarian for about 6 years. Gulay po ang kinakain ko for about 6 years. Ano? 8 years. 2010 po ako nagsimula sa aking pag-vegetarian. At hanggang ngayon po ay ako ay vegetarian. At nakita ko po yung result ng pagiging vegetarian. Napakaganda ng resulta ng pagiging vegetarian. Kahit maambunan ka, kaibigan, hindi ka madaling magkakasakit. Kahit parang yung design ng body ng tao na akin na naranasan na maganda sa original na diet. Kung pinili po natin ang original na diet, kaibigan, of course, ikaw ay magkakaroon ng magandang pangangatawan. At gusto, invite ko kay kaibigan, try nyo, one-month challenge. One-month challenge, kaibigan, na pag-vegetarian. Actually, ang ginawa ko niya, nag-challenge ako for 1 week. New Year kaya yon. New Year na talagang ginawa ko na, okay, I try. Kasi na-convict ako na mag-try, na mag-change ng diet. At sa pag-try na yun, kaibigan, hindi ko lubos naisip na naging 8 years na yun na try, kaibigan. At hanggang ngayon, ako ay masaya na ako ay isang vegetarian. Well, you can try that, kaibigan. Maganda po ang epekto ng pangatawan. Sa atin po nakita ngayong gabi, kaibigan, atin po nakita na gusto po ng Panginoon nating iwanan ang mga bagay na hindi po makakabuti sa ating pangatawan. Yung mga bagay na makasisira po sa atin. At gusto niya na huwag po kayo mag-install ng suicide sa inyong sarili. Yung mga bagay na dapat iwanan ay iwanan po natin, kaibigan. Sabi po ng Biblia, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaibigan, atin po nakita ngayong gabi ang mga bagay na makakapagbigay po ng sakit sa ating pangatawan at hindi po gusto ng Panginoon yun. Sino ba dito sa gabi ito, kaibigan, na pag-uwi niyo sa bahay ninyo, bubuksan niyo ang inyong ref, at pagbukas ng inyong ref, nakita mo yung karumaldumal na pagkain na binanggit ng Panginoon? Nakita mo siguro yung baboy doon sa refrigerator ninyo? Nakita niyo siguro yung mga walang kaliskis na mga isda? At alam mo na yun ay mga hindi malinis na mga pagkain. Kaya mo bang kunin yun, kaibigan? At i-change lahat ng nasa refrigerator natin at lagyan natin ng mga malinis na mga pagkain? Sabi pa ng Panginoon, I can do all things through Christ. Pwede po natin magawa ito, kaibigan, sa tulong ng Panginoon. Siguro masarap pa ito. Siguro ito po ay maganda pa sa ating dila. Ngayon, kaibigan, hangad po ng Panginoon na tayo ay magkakaroon ng mabuting pangangatawan. Mahal po tayo ng Panginoon. Hindi niya po tayo na tayo ay magka-high blood, na hindi po tayo niya gusto na magka-high blood at magkakaroon ng iba't ibang mga sakit. Kung ikaw yan, kaibigan, na gusto mong mag-try, gusto mong sikapin, siguro mag-try ka na i-challenge mo yung sarili mo na
piliin ang mithiin or mithi na dieta, yung original na diet, or i-challenge mo ang sarili mo na yung pinayagan lang at iiwanan mo yung pinagbabawal? Ibigin ko ikaw yan. Pwede bang ipakita yan sa pagtaas na yung kamay na sasabihin mo, Lord, gusto kong mag-try na aking itry yung mithi. Yung mithi na diet. At gusto ko rin itry yung pinapayagan na diet. Ngayon, aking itry, Panginoon, na aking iiwanan ang pinagbabawal na diet. Ikaw ba yan, kaibigan? Pwede ba may ipakita sa pagtaas niyong kamay? Amen. Tutulungan po kayo ng Panginoon, kaibigan, na maiwanan po ito. May pag-asa po para sa inyo. May pag-asa para sa iyo. Ingat, ikaw ang kung anong kinakain mo. May pag-asa para sa iyo, caffeine at tabako ay iyong matatalo. May pag-asa para sa iyo, walang baboy, mga uod na kabobo. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, pagkain dagat, may kaliskis at palikpik dapat. May pag-asa para sa iyo, kaya sa balyena at hipon, huwag ka nang kakagat. May pag-asa para sa iyo, mga mulusko man, kainin hindi nararapat. Ngunit may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, ang pagkakasakit ay pwede mong maiwasan. May pag-asa para sa iyo, nais ng Diyos malusog iyong pangangatawan. May pag-asa para sa iyo, kalusugay mahalaga pa kaysa yaman. At may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Tayo pong lahat, kaibigan, ay tumayo at atin pong silyuhan ng ating mga desisyon sa gabing ito. Mapagpala po namin, Panginoon, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral na iyong pinagkaloob. Nakita po namin, Panginoon, na ikaw po ay may pagnanais na kami po ay magiging healthy. At pinakita niyo po sa amin kung ano ang mga bagay na dapat naming iwanan upang hindi po kami magkakasakit. At ayon po maalagaan ang templo na iyong pinagkaloob po sa amin, ang aming katawan. Patnubayan po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa na amin pong patuloy na may hakbang ang aming desisyon sa inyo at amin pong maalagaan ang aming katawan dahil gusto po namin maluwalhati ang aming tagapagligtas na si Jesus. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po, kaibigan, atin pong pag-aralan ang Revelations Gateway to a New Life. Bukas po ulit, kaibigan, good night and God bless you. Revelations Gateway to a New Life ang ating pag-aaralan ngayon.